Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali po and welcome po sa Tambayan. Ako po si Leon Malano aka Beyonce. Siyempre kasama po ating special host today, Atty. Nick Nayangit aka J-Lo. And siyempre po, ang aming special na duo, kada Friday. Yeah. Rock you yeah. And please ka na yun. Yes. Oh, bakit ka na yun? Ating kakalaman nyo. Friday tayo. Sige, greet mo. Oo. Ayan, hello. Magandang tanghali sa inyo mga katambay. Ayan, we're back. Yes. Napaka-special na itong episode na ito ngayong sobra. Correct. Kailangan yung panoorin talaga. Si Mateo. Oo, dahil ito'y revelasyon. Ang yun. Correct. Oh, ayan. Di, ito nga. Meron tayong bagong isang sino, pero 98 days na before Christmas. 98 days. Sorry. Sige. Anyway, so yun nga po, meron na naman tayong bagong liham na ipinadala at isinadula sa panulat ni Princess Cadavona. Ang titulo nito ay Musika ng Tadhana. Dear Tambayan sa DWIZ. Ako po si Mateo, 34 years old, kasalukuyang naninirahan dito sa Mandaluyong City. Lagi po akong nakaantabay sa inyong programa at nakakaaliw po ang mahusay na pagdadrama ninyo ng live. Kakaiba po ang gap ninyo na ito at nakakawala ng stress, lalo ngayong palubha ng palubha ang mga nagaganap sa kasalukuyan. Ang mga programa na katulad ng sa inyo ang kailangan ng mga tao para kahit papaano ay mabigyan saya ang nakaka-stress na buhay ngayon. Ninais ko pong ibahagi ang kwento ng aking buhay dahil gusto ko pong magbigay inspirasyon din sa mga manonood at tagapakinig ng inyong programa. Malungkot man ang aking buhay, pero magiging masaya din naman. Normal na sa ikot ng mundo na sa bawat pagdapa ay may pagbangon. At sa bawat pagluha ay mayroong ngiti. Tunghayan niyo po ang aking kwento. Magkano po lahat ng mga gamot na ito? Kasama itong dalawang ointment? Bali po, 856 po lahat. Sige, pahinga ko ng resibo ha. Sige po. Galing ako noon sa trabaho mga katambay, pero dumaan muna ako sa isang pharmacy para bumili ng mga pang-maintenance na gamot ni inay. Alam kong naghihintay na siya sa akin at kapag ganitong araw ng sweldo ay umaasa yon ng pasalubong mula sa akin. Kaya naman napagpasyahan ko na dumaan muna sa tindahan ng hopyang paborito niya. Medyo natagalan pa nga ako noon dahil napakahaba ng pila. Ay, pagkahaba-haba naman ng pila dito. Nakakainip. Sa iba na lang kaya ako bumili. Pero hindi eh. Itong paboritong hopya ni inay. Number to nenay ah. Ba't ka tumatawag? Nito siguro dun sa bahay at tatatakam na sa hope yung pasalubong ko. Hello nay. Hello kuya. Bik, bakit pasan ng inay? Tawagan ko raw po kayo, sabi ni inay, nahihilo na daw po siya. Pauwi na rin ako Bik. Nakapiyay na ako dito sa tindahan ng paborito niyang hopya. Pakisabi kayo nay na pauwi na rin ako at tiyak na mawawala hilo niya. Pagatikman niya pasalubong kong hopya na mainit-init pa. Sige po kuya, sasabihin ko po kay inay. Bilisan mo po kuya ha. Sige Bik. Mga kalahating minuto pa ang lumipas noon bago ako naka-order ng paboritong hopya ni inay. Tatlong kahon ng hopyang munggo ang in-order ko. Tiyak na matutuwa ang inay pag uwi ko sa bahay. Lalo na sa ibabalita ko sa kanyang mapopromote na ako sa aking trabaho. Sasabihin ko to agad sa kanya pag uwi ko. Nasaan ako? Narito to ay sa Santa Rita General Hospital.
Nabangga ka ng rumaragas ng truck at umakas ang driver nito. What? Eh, ang inay at yung pasulubo kong kopya niya at saka yung gamot niya at... Huwag mo lang intindihin yun. Ako na magdadala mamaya sa kanila pagpunta ko ron. Kailangan mo magpagaling sa ngayon. Binabantayan muna ng Tita Doris mo ang inay at kapatid mo sa bahay niyo. Naku, maraming salamat po sa inyo, Tita Doris, Tito Sam. Ano pa lang sabi ng doktor ukol sa kalagayan ko? Hindi maganda, pamangkin. Ano pong ibig niyong sabihin? Malala ang tama ng iyong mga binti. At ayon sa doktor, matagal kang hindi makakalakad. Ho? Huh? Parang bombang sumabog sa aking tenga ang narinig kong masamang balita, mga katambay. Sobrang lungkot. Ngayon ako higit na mas kailangan ni inay dahil sa karamdaman niya. At bukod roon ay napakabata pa ng bunso kong kapatid. Oo nga't naroon si Tita Doris para bantayan sila. Pero kailangan din itong umalis agad para asikasuhin ang negosyo nilang mag-asawa. Nakapanlulumo, mga katambay. Dahil makakamit ko na sana sa susunod na linggo ang promotion na ipinangako sa akin ng aking boss. Ngunit dahil nga baldado ako ngayon, ay hindi na mangyayari iyon. Nang malagyan ng plaster ang aking binti, ay sinabi ng doktor na maaari na akong makalabas ng ospital. Dahil pareho itong namamaga, ay kinakailangan ko pang gumamit ng wheelchair. Inihatid ako ni na Tito Sam sa aming bahay. Anak! Anak! Inay! Pasensya na po kayo. Binigyan ko na naman kayo ng problema. Walang may gusto nang nangyari, anak. Nakawalang hiya kung sino man ang gumawa sa akin ito. Hindi man lang siya nagpakita para sagutin kahit paano mga gas sa ospital. Napakasama niyang tao. Huwag sana siyang patulugin ang konsensya niya. Nakikita ng Diyos ang lahat na nangyayari, anak. Huwag kang mag-alala. Diyos ang nahatol. Magpasalamat pa rin tayo dahil buhay ka. Okay, Nay. Maraming salamat po sa inyo ni Tita Doris, Tito Sam, dahil binantayan niyo po ang inay at kapatid ko. Wala nga naman yun. Para saan pa? Lagi nung magkakamag-anak tayo. Bueno, mauna na ako at gumagabi na. Ingat po, Tito Sam. Maraming salamat po ulit, Tito Sam. Nakakabawi rin po ako sa inyo. Ginawa ko ang lahat para magpagaling, mga katambay. Lahat ng mga payo ng doktor ay sinunod ko. Kumain din ako ng masusustansyang pagkain. Isang buwan na akong hindi nakakapasok sa trabaho. Mabuti na nga lang at pumayag ang mga boss ko na mag-work from home ako. Iyon nga lang ay napunta na sa iba ang promotion na dapat sana ay para sa akin. At mabuti na nga lang din ay mayroon akong konting naipon para pantustos sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Paminsan-minsan din ay pinupuntahan ako sa bahay ng aking mga katrabaho. Nagdadala rin sila ng mga pagkain para aming pagsaluhan at kung minsan ay sinasabay nilang bilhin ang aking mga groceries dahil nga hindi ako makalabas kami ni inay sapagkat mahina nga ito. Swerte ako sa mga kaibigan ko na hindi ako kinakalimutan. Sa bagay, nung sila naman ang nangangailangan ay naroon din naman ako para sa kanila. Minsan ay muli nila akong dinalaw sa aming bahay. Abala ako noon sa paglalaro ng PSP. Kaya naman, nagulat ako sa kanilang pagdating. Oy, andito na naman kami, Bex! Mr. Bro! Busy sa PSP, ah! Sige, pasok lang kayo. Sanay naman na kayo dito sa bahay, eh. Oh, baka maduling ka dyan. Kakalaro mo ng PSP, aba? Walang magawa. Buryong na buryong nangakot sa bahay. Oo nga, at sa sobrang buryong mo, di mo nakikita ang dami namin dalang putri po. Uy, salamat. Nagabala pa kayo. Kuha na lang kayo dyan sa drink sa rep, juice, kung ano man trip niya, may tubig din. Kumusta ka naman dito, Bex? Alam mo, kumain ka kaya muna. May dala pa naman ako sushi, oh. Tikman mo dali. Masarap to. Ako gumawa. Sige lang mamaya na. Maratalan na ako sa kalaban ko sa PSP. Ano ba yan? Tapusin mo na nga yan. Sayang naman dala namin foods. Si Boyet may dala pang suman at kutsinta. Tara, pagsalusaluhan na natin sa guest room nyo habang nanonood tayo ng movie. Susunod ako. Teka lang.
Sige ha, dadaling ko na itong bilao ng sushi doon sa kwarto. Bilisan nyo, guys ha. Uy, atayin mo, Corona. Napakabigat dito mga sumalat kong tsinta. Ay, siya nga pala, Mateo. Bro, may kasama kami. Si Christoph nga pala. Bagong katrabaho namin. Sige, daling ko na muna itong mga pagkain sa kwarto ha. Sunod kayo ha. Good evening. Mateo, right? Napakunot noon na lang ako nang marinig ang suwabing boses na iyon na sinasabi nilang bago naming katrabaho. Dala siguro ng kuryosidad kung ano ang itsura nito, kaya saglit na inihinto ko ang aking paglalaro sa PSP at agad ko itong tiningala. The man is oozing with sex appeal. Makapalang kilay nito na bumagay sa malamlam nitong mga mata na animoy nangungusap. Matangos ang ilong nito na bumagay sa mapupula nitong mga labi. May katangkaran ito at medium built ang pangangatawan. In short, guwapo ito. Para akong nahipnotismo na nakatitig lang sa mukha nito. Tila naman nagising ako sa isang panaginip ng tumitik ang daliri nito sa tapat ng mukha ko. Are you okay? Ang sabi ko, nasaan na siya ninyo? Tinatawag ako ng kalikasan eh. Sorry, may naalala ako kaya natulala ako. Yung CR, diretsin mo lang sa daan paghagdan. Tapos nasa likod niyo yung CR sa bandang kanan. Nagbubulol na ako. Sorry. Sige, salamat. Wala nga naman, Kristo. Love at first sight. Ganun pala yun, mga katambay. Mula noon ay napadalas ang pagbisita sa akin ng aking mga katrabaho. Hindi dahil sa gusto nila, kaya ako pinupuntahan na ganun kadalas. Ngunit dahil ako mismo ang nagyayaya sa kanila na pumunta sa bahay. Nagpapadeliver pa ako ng fast food para lang mayakag ko silang pumunta sa bahay. Dahil ang totoo, gusto ko lang talagang mapalapit kay Christoph. Ewan ko ba kung bakit sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Sumasaya ako kapag nakikita ko siya. Pex! Tulala ka na naman dyan. Ha? Wala ah. May naalala lang ako. At ano naman yun, Aber? Nahihirapan na kasi ako sa kalagayan ko. Ang hiya pala maging baldado at saka isa pa, namimiss ko na maglakwat sa kasama nyo. Dati nag-beach tayo lagi o mountain hiking, ganyan. Pero ngayon... Ang sabihin mo, gusto mo lang gumala kasama si Christoph. Shhh! Huwag ka ba, huwag kang maingay. Huh? Andiyan lang siya sa malapit, oh. If I know, malakas ang tama mo sa kanya. Halatang halata kaya sa mga titig mo. Mukhang ganun din naman siya sa'yo, eh. Pasulyap-sulyap din siya kuminsan. Oo na, sige na, amin ako. Gusto ko siya. Pero huwag kang maingay, ha. Please lang, wala sana makalam. Oo na, ako pa ba? Pero tingin mo, may chance. I mean, sabi mo madalas siya tumitig din sa akin. Hindi ko sure pero pakiramdam ko. Ingat ka nga lang kasi alam mo naman, di ba? Baka balak ang utangan kaya sulyap ng sulyap sa'yo. Loka mo ka ba kang Bombay? Hindi, pero mukhang willing ka magpautang para sa kanya. Heh, dalawang ginugulo ang isip ko eh. Alam ko na, ganito na lang. Para magkaalaman, tatawagin ko si Kristo. Tapos, ipagtapat mo na sa kanyang feelings mo. O ano, game? Ayoko nga. Mamaya ma-reject pa ako eh. At... Christoph! Halika, dali, may sasabihin daw sa'yo si Mateo! Sige, nariyan na! Oh, ayan ah. Chance mo na yan, Bex. Galingan mo. Pero, uy, Rana, saan ka pupunta? Muli ka dito. May sasabihin ka daw, Mateo. Itatanong ko lang kung masarap ba yung dala ni tino-order kong pasit palabok. Kung ito pa kasi natikman. Aha, yun lang ba? Akala ko... Ipagtatapat mo na sa akin yung feelings niya. Christoph? Joke lang! Tara mo, masyadong seryoso. O ano? Gusto ba? Kuha na kita ng pansit palabok? Naku, huwag na. Tanong ko lang naman. Kwento na lang muna tayo. Sige ba? Ano gusto mong pag-usapan natin? Na in love ka na ba sa badin? Tawa ang tinubun sa akin noon ni Christoph na halos ikalubog ko sa aking kinauupuan. Hindi niya sinagot ang tanong ko ng direkta. Basta ang sabi lang niya ay marami siyang mga kaibigan na bading na sumusuporta sa kanya at laging nariyan para sa kanya, lalo na sa pinansyal na aspeto.
Nasaktan din ako. Sa isiping, may iba pa siyang kaklose na bading na katulad ko. Isang gabi, ay nagulat ako dahil sa nadinig kong pamilyar na boses na kumakanta at tila nang haharana sa labas. Nasa ikalawang palapag ako noon ng aming bahay at dinig na dinig ko ang malamyos na tinig ng isang lalaking umaawit. Magkahalong kuryosidad at kaba ang naramdaman ko nang narahan kong ipagulong ang aking wheelchair para silipin sa aming nakabukas na pintana ang nagmay-may-ari ng pamilyar na tinig na yon. At hindi nga ako nagkamali, si Christoph. Pero hindi sa tapat ng aming bahay siya kumakanta, kung hindi sa katapat mismo ng aming bahay. May birthday yan doon, at sa terrace mismo ng bahay na yon, kumakanta ng isang sikat na awitin si Christoph. Giliw na giliw pa nga ang mga bisitang naroon sa panonood sa kanya. Dito! Oh, kanta kayo! Ang galing! Ang galing! Oh, di ba? Sabi sa'yo, magaling ako eh, kahit medyo sintulado, ha? Ang ganda mo, eh! Diba? Nagtama ang mga mata namin ni Christoph at tumango pa ito sa akin ng bahagya. Gumanti naman ako ng kaway dito. Inihinto niya ang pagkanta sa videoke at sumenyas na hintayin ko siya. Maya-maya nga ay nadinig ko na ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Gayun din ang mga yabag, akyat, sa taas kung saan naroon ako. Gabi na. Bakit ising ka pa? Obis ba? Ang inyo kaya? Birthday kasi na pong barkada ko. May barkada ka pala dito malapit sa amin. Oo naman. Nasaan ka na ba? So yung main kapag nagpupunta ka rin sa amin, nagpupunta ka rin sa friend mong yun? Nasig ka na nga talaga siguro. Oo, oh, tama. Kain ako, yung kaibigan mo ba yung babae, lalaki o Becky? Ay ka, ba't ba dami mong tanong? Tagutin mo ang tanong ko, Christoph! Ang dahil marami ka na, inom talaga. Ano sagot? Oo, katulad mo din. Okay. Okay. Pwede ba akong makitulog dito? Mukhang hindi ko nakakayanin mag-commute pa uwi. Eh bakit hindi ka kaya matulog din sa friend mo sa tapat? Masyado na silang crowded doon, saka isa pa. Teka, nagsiselos ka ba? Why would I? Ang cheap ha? Oh, come on. Sagwa po kong to. Excuse me, no? Anyways, sige, pwede ka matulog sa guest room sa baba. Baka sabihin mo, pinagtatabuyan kita. Sige, matulog na ako ha. Wait. Iniiwasan mo ba ako? Nabigla ako mga katambay nang gawaran ako ng halik sa labi ni Christoph. Hindi ko alam kung epekto ba yun ng alak, pero isa lang ang sigurado, masayang masaya ako ng gabing iyon at nangyari nga ang hindi inaasahan. Naging kami noong gabing iyon mga katambay. Mula noon ay napagalas na ang punta ni Christoph sa bahay. Madalas niya akong dalhan ng prutas at mga hopya na paborito ng aking ina. Minsan ay kinausap ako ng masinsinan ni inay. Anak, hindi sa nanghihimasap ako pero baka masaktan ka lang sa ginagawa mo. Nay, mahal ko talaga si Christoph eh. At alam ko naman natutunan na rin niya ako mahalin. Pero hanggang kayo na. Basta nay, masaya kami ngayon. Yun lang importante. Naisip ko lang, madalas kasing hindi seryoso ay na mga kagaya nyo. Nag-aalala lang ako para sa'yo, anak. Salamat po sa pag-aalala ninyo, nay. Hayaan nyo po at atandaan ko ang mga sinabi nyo. Hindi ko masisisi ang aking ina, mga katambay, kung gayon na lang ang pag-aalala niya para sa akin. Nasaksihan niya rin kasi ang aking pagluha noon sa aking mga naunang pag-ibig. Lumipas sa mga linggo, sa tulong ng aking therapist at gayon din ang pag-alalay ni Christoph, ay unti-unting umayos ang lagay ng aking mga binti. Kinaya ko nang gumamit ng saklay at hindi ko na kailangang pang mamalagi sa wheelchair.
mas nakakagalaw na rin ako ng maayos at hindi na ako kailangan ng masyadong alalayan pa, hindi katulad noong una. Excited na akong gumaling ng tuluyan, mga katambay. At pag nangyari yon, lilibutin namin ni Christoph ang buong mundo. Ngunit isang araw, dumating ito sa bahay na may masamang balita. Parang piniga ang puso ko sa mga sinabi nito. Isang napakasakit na katotohanan. Patay na ang lola ko. Ano? Kaninang umaga lang. Tahan na, Christoph. Ito na yata ang pinakamalukot na araw sa buhay ko. Siya ang nag-alaga sa akin. Wala na siya! Alam kong masakit, Christoph. Wala may gusto mangyayari ng ganito. Patagan mo ang loob mo, ha? Salamat. Mateo. Siya nga pala, tanggihin mo itong konti nga buloy ko. Nako, hindi na kailangan. Tanggapin mo na. Masyadong malaki to. Sapa. Tanggapin mo na. Huwag ka nang mahiya. Kusang loob ko naman yan sa eh. Saka gusto ko talaga makatulong. Salamat, Mateo. Saan nga pala nakabulan lola mo na makapunta ako kami ng tropa? Sa bahay. Pero hindi mo na kailangan sumama pa dahil naiintindihan ko naman ang kalagayan mo. Hindi ka pa tuluyang magaling. Baka lumala lang ang kondisyon mo kung pipilitin mong... Kaya ko, Christoph. Kakayanin ko para sa'yo. Hindi maaring wala ako sa burol ng lola mo. Katawagan ko ang barkada at bukas na bukas ay pupunta kami sa inyo. Ikaw ang bahala. Napakalugkot ngayon ni Christoph at hindi ako papayag na hindi ko siya madamayan sa sitwasyon niya ngayon. Agad kong tinawagan ang aking mga kaibigan para sabay-sabay na kaming pumunta sa burol. Mabuti na lang at may sasakyan ng isa sa amin, kaya hindi na kami nahirapan pang mag-commute. Maraming nakikiramay ang naroon pagdating namin sa bahay nila Christoph. Mugto ang mga mata niya at napakalungkot niya. Lagi lang siyang nasa tabi ng kanyang lola. Kami naman, nakaalalay lang kami sa kanya. Halos gabi-gabi ay naroon kaming magbabarkada sa burol ng lola ni Christoph. Sa huling araw ng lamay, ay tumayo sa aming harapan ang isa sa kanyang tito para magbigay ng mensahe. Salamat kay Tito Jig sa mensahe ngayon. Ako naman ang magbibigay. Isang nakakalungkot na balita. Ang pagpano na aming pinakamamahal na nanong Telia. Habang buhay siyang mananatili sa aming puso, maging sa aming alaala. Atty. Mek. Pero kung may malungkot na balita, pero hindi masaya. Total, ngayong gabing ito, kumpleto kayong mga kamag-anak namin. Nais namin ibalita sa inyo ang nalalapit na kasama. Nina Christoph at Marina. Congrats, Christoph at Marina. Congrats, bro. Sis, salamat. Best wishes. Maraming salamat sa inyo. Tulala, iyon ako noong mga panahon na iyon, mga katambay. Para ako natuklaw ng ahas sa aking kinaupuan. Bago pa tuluyang malaglag, ang aking mga namumuong luha ay pasimple akong tumakbo sa kusina. Doon ako umiyak ng umiyak. Hindi ako umalis doon dahil ayokong makahalata ang aking mga kaibigan sa nangyayari sa akin. Nang matapos ang pagbati ng mga bisita kay Christoph at sa mapapangasawa nito, sakto namang pupunta si Christoph sa kusina para uminom ng tubig. Mula sa pinagkukublihan kong kurtina sa gilid ng ref, ay hinila ko siya. Ano nagsabihin na kasi lang yung kanina? Yun. Kaya kasan na ako. Tapos na tayo. Ano?
Yun ang klase ng breakup na ginawa mo sa akin? Di ko naman yata deserve yung Kristo. I'm sorry. Hindi ko naman nakalain na i-announce ng tita kong nalalapit na kasal namin ni Marina. At isa pa. So kung hindi niya in-announce, patuloy magsitungaling sa akin? Ganun ba? Look, hindi ko ginusto na sa ganitong paraan mo pa malalaman ang tungkol sa amin ng nobya ko. Sa totoo lang ay nauna siyang dumating sa buhay ko. Paano tayo? Stop! Hanggang dito na lang tayo, Mateo. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. One last wish! Pwede ba? Stop na mag-usap pa rin tayo sa mga susunod na araw kahit sa phone call o text. Hanggang sa unti-unting dadalang ang communication natin para lang masanay ako na nawawala ka sa buhay ko kaysa yung ganito na biglaan. Pero... Please, Kristo. Please, ibigay mo sa akin yung peace. Pumayag si Christoph sa nais ko na mga sumunod na araw ay magkausap na kami sa phone call at text. At noong mga panahon na yon ay ginawa ko ang lahat para bumalik lang siya sa akin. Martir na akong martir. Pero papayag na ako kahit isikreto niya ang relasyon namin dalawa. Basta huwag lang niya akong iiwan. Hindi ko kaya, mga katambay. Hindi ko pa kaya. Hanggang sa dumalang nang dumalang ang komunikasyon namin, ang phone calls at texts na araw-araw ay naging 2 beses na lang kada linggo. Naging 1 beses at hanggang sa wala na. Tuluyan na kami nawala ng communication ni Christoph. Nag-resign na rin ito sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Ginawa ko ang lahat para mag-move on. Inabala ko ang aking sarili sa pagtatrabaho, baka sakaling hindi ko na siya maisip pang pag ako'y naging busy. Ilang buwan ang lumipas, at sa hindi inaasahang pagkakataon, ay kumatok siyang muli sa aking pintuan. Sino kaya yan? Pangalang? Ito ang invitation card mo. Best man kita, ha? Huwag kang mawawala sa kasal ko, okay? Christoph? Teka, best man? Oo naman. Please? Sige, may magagawa pa ba ako? Thank you. Alika nga dito, payakap. Stop, namiss kita. Just, ano ba? Wait, hindi mo na kailangan yakapin pa. Huwag kang mag-alala, hindi kita iinjanin. Dadala ko sa kasal mo. Sige na, makaalis ka na. Kado naman ito. Oo na. Sige na nga. See you, ha. Take care. Best man of all people. Ako pa ang naisipan niyang gawing best man ng ex ko. Anong klaseng kalokohan yun? At ano ang dahilan? Nananadya ba siya? Yun ang mga tanong sa isip ko, mga katambay. Nasa gayon akong pag-iisip nang mag-ring ang telepono. Si Rona ang tumatawag matapos niyang itawag sa akin na nakatanggap siya ng invitation card sa kasal ni Christoph. Ay ikinwento ko sa kanya ang pagpunta nito dito, ilang minuto lang ang nakalilipas. Best man? Ni Christoph na ex mo? Oo. Anong sabi mo naman? Ginagawa ako. What? Nasisiraan ka na ba? Ano ka, masokista? Nagkasubuan na rin eh. Alam mo, kung ako sa'yo, magpa-proxy ka na lang. Hello? Baka atakihin ka sa puso nun. Imagine! Yung love of your life, ikakasal in front of your eyes. Hayaan mo na. Sa ako nga, gusto niyang best man eh. Saka isa pa, nandun naman kayo, diba? Alalayan niyo na lang ako. Na ano? Alalayan ka papuntang ospital, ganun ba? Nga ganun. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw ng kasal ni Christoph. Inaayos ko ang aking kurbata sa harap ng salamin sa hotel room at pinipilit na alisin sa aking mukha ang kalungkutan nang magulat ako sa yapos sa aking likuran. Hindi pa ito nakontento at ginawaran ako ng isang mabilis na halik sa aking labi. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Christoph? Sungit naman ito. Sinusundo lang kita. At ikaw na lang hinihintay para sa Victoria ng lahat ng away sa baba. Huwag mo nang ulitin yung Christoph. Tapos na tayo at kasal ka na. Sorry. Gusto mo, sabay na tayo bumaba. Hindi na, mauna ka na. Susunod na ako agad. Okay. Nagsimula ang seremonyas ng kasal.
Masaya ang lahat, maliban sa akin. Dahil pakiramdam ko ay bibitayin ako ng araw na yon. O hindi pa ba? Pagkatapos ng kasal ay kaunting pictorial ulit ay dumiretso kaming lahat sa reception. Ayaw ko na nga sana, kaso ay kasama ko ang mga kaibigan ko na imbitado rin sa kasalang iyon. Nagpalitan ng mensahe sa isa't isa ang bagong kasal at parang dinudurog ng pinong-pino ang puso ko sa nasaksihan kong kasiyahan nilang dalawa. Tatayo na sana ako para dumiretso sa CR para umiyak nang tawagin ang pangalan ko. We would like to call on the best man, Mr. Mateo De Leon, to join the newlywed here on stage for a very special song number that he will dedicate to them. Ha? Ano daw? Ako? Kakanta? Woo! Yeah! Yeah! Oh, Ben, kaya mo yan. Nakalikod mo kami. Baka na, kasubo na to. Okay. On ba to? Una po sa lahat, binabati ko po ang bagong kasal. Masaya ako para sa inyong dalawa dahil nahanap niyo ang kasiyahan niyo sa bawat isa. Teka, ba't ba ako umiyak? Sorry, tears of joy. Masayang-masaya lang talaga ako sa ngayon. Sobrang saya. Anyway, ang kakantahin ko ngayon ay buong puso kong inihandog sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung paano ko naitawid ang kanta na iyon, mga katambay. Basta ang alam ko lang ay nag-uusap ang mga mata namin ni Christoph habang kinakanta ko yon. Para akong lumulutang sa ere na kalaunay lalagpak rin sa lupa dahil wala nang sasalo. Pagbaba ko ng stage ay agad akong inalalayan ng aking mga kabarkada. Hindi na namin tinapos ang party. Nag-iiyak ako sa loob ng sasakyan hanggang sa makauwi ako sa amin. Hindi kayang ilarawan ng kahit na anong salita ang sakit na nararamdaman ko noon. Akala ko ay tuluyan na akong naka-move on, pero hindi pa pala. Kristo, Tito Sam, si walang iba kung hindi ang commercial model na si Rush Yuzen. Yes, thank you so much po. Ayan. Sa papel naman na Rona, Inay Celia, Big Big, at Tita Gina, si Princess Cadavona. At ang boyet, event host, pharmacist, at narrator, ako po yun. At syempre, ang bida ngayong araw na ito, walang iba kundi si Mateo, si Beyonce, Dion Malano. Thank you! Naku, pag-uusapin natin. Gusto ko malaman talaga, sino ba si Mateo? Ayan. Kung nanonood ka man ngayon, di ba? Yes. Mag-comment ka sa baba. Mag-comment ka lang. Pero bago yan, mga katambay, kasi nga 12:35 na po, huwag po kayong aalis. Break muna tayo. Break muna at magbalik natin yung mailap ba talaga ang pag-inom. Diyan lang po kayo, mga katambay. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Pabalik na nga tayo dito sa paborito niyong programa tuwing Biyernes, ang Tambayan sa DWIZ, diba? Ano Rush, promote mo yung ano mo, yung isa pang song ulit. Yan, supportahan niyo po yung aking bagong single sa aking pag-iisa, under po yan ng Praise Music Incorporated. Yes. Entry po yan sa Awit Awards. Kaya supportahan niyo po yan, guys. Available na po siya in all digital music stores worldwide. At huwag niyo po kalimutan na i-like niyo po aking FB page at I'm Rush Jusen. Follow niyo po ako sa aking Instagram at I'm Rush Jusen. Siyempre, subscribe kayo sa YouTube po para masaya. Rush Jusen Vlogs. Sana. Ayun. May nakahula na ba? Di ko alam, hinahanap ko pa yan. Kasi mahina signal. Hula ko pa sila, o. Ano? Mahina. Kayo ba ay nakaranas na rin ng masaklap na pag-ibig? Mailap din ba ang pag-ibig sa inyo? Yan, kayo. Medyo. Dati. Sige, ano sa iyo naman, Princess, ang iyong kwento? Yung parang masayang-masaya kayo pero hindi, pagka against yung mundo, hindi pala pwede pagtagpuin kayo kasi may madahilan, ganito. Hindi matutuloy talaga. So, naranasan mo na rin masaktan. Maraming reason. Yes. Masaktan. Wow. Ako na nakita. Ikaw na nakita. May mga reason. May mga dahilan. Ano yung dahilan? Yung usual kasi, di ba? Di ba yung usual na mga dahilan, ano? Dahil may third party. Ano? Ang dati. Matagal o kaya yung career. Di ba? Parang gusto ko lang kalimutan eh. Parang ako na lang susulat dito.
Oh, kung nakikinig ka man, charot. Naka-move on ka na? Oo. Naka-move on. Wala lang man yun, puppy love lang. Ah, puppy love lang. Bata-bata, ganyan. Oo nga. Mga puppy love na ganyan. Mm-hmm. Ikaw naman siya. Kasi sa akin kasi ano. Na-ano ka na rin? Hindi naman. Pero ano kasi yung nangyari kasi sa akin. Kumbaga parang inuna ko yung career. Kumbaga parang inuna naman niya ako. Sinuporta naman na, sige, unahin mo muna yan. Mm-mm. Kung talagang tayo-tayo, okay lang naman. Mm-hmm. So nasaktan ka na rin? Hindi pa. Heartbreaker rin? Paano? Oo, hindi pa. Hindi pa rin. Ikaw ba? ayun. Diyan na po kita sa ating programa. Bakit kaya? Tinapos yung programa. Oo, tinapos. Ako, tawag ba dyan? Umiiyak ka pa rin? By choice. Nga, bakit parang umiiyak ka pa rin? Hindi, yun yung kwento ko kanina eh. Yun na, summarize na yan. Pero 5 years na ako single by choice. By choice. Kasi kailangan ko lang unahin yung career. Oo. Kasi last ko 5 years. Tapos, nag-fall out siya. Mm-mm. Parang hindi ko naman sinasabi kasi ako ng panahon. Mm-mm. Pero feel ko focus muna sa buhay ko, sarili ko, family ko. Mm-mm. Kailangan ko payaman ng pera. Kailangan ko parami ng pera. Correct. So, ikaw? Wala. Wala. Ever. Hindi, gusto niya yung nasasaktan siya eh. Ano? Paano paraan ka nasaktan? Share mo naman ito, Arnie. Wala nga. Wala naman. Wala. Single pa rin. O, ayan. Mamaya. Pamay na kayo. Pamay na. O, yung naka-mask, ayan o, naka-face mask kasi ayan. Face shield yung isa eh. Yung naka-face mask, type nyo lang, naka-face mask. Wala pa rin. Pero alam mo, maganda kasi Mangko Friday ngayon, di ba? Ang ating topic nga tungkol nga sa pag-ibig, alam di ba na ang Friday ay magandang araw para mag-cast ng spell pagdating sa pag-ibig. Yes. Anong alam nyo na ano, na or ano yung mga alam o kilala ninyong mga Diyos o Diyosa ng pag-ibig? Ako. Basis sa kasaysayan. Charap. Oo. Di ba ang alam natin? Venus, di ba? Sa Roman Venus, mythology. Oo, Venus, di ba? Tapos, sa Greek mythology naman, ang counterpart ni Venus, si Aphrodite. Yes, Aphrodite. Oo. Actually, at tapos sa iba't iba pang ano ha, iba't iba pang kultura, laging merong diyosa o deity ng pag-ibig. Mm. For example, sa Africa, nandyan si Oshun. Di ba kayo sa Santeros? Si Oshun. Oshun Kingstone. Correct. Tapos sa Middle East, nandyan si Astarte. Yung pagka-Easter, Astarte. O kaya si Inanna, Ishtar. Mm. Kaya doon din nakuha yun, di ba? Pagkatapos, sa mga Celtics naman, yun nga si Aine. Aine naman. Tapos sa German culture naman, si Friga. Yes. Kung saan nanggaling yung Friday. Yes. Ipinangalan yung Friday. Tapos sa ano naman, maski sa Pilipinas ha. Meron din sa atin eh. Oo, meron ang pangalan. Sa Tambayan, Nick Nyangit. Ay, ganun. Diyosa. Diyosa ng kagandahan. Pero ito nga, sa Pilipino, meron Manggagayuma. Meron palang ganun. Meron ba? Madami. Meron ang pangalan niya, Manggagayuma. Manggagayuma yun lang. Sa Kiyapulo. Pakalabong. Wala dami. Maski nga sa Chinese, meron din si Yuen Lau. Ayan, marami pa. Napapato rin sila yan. Maski nga sa Central America, ito kilala to si Kochi Quetzal. O sa mga Kochi Quetzal. Love yan? Oo, love yan. Ibon yan ah. Hindi, yan yung love. Maski nga sa Indian culture, yung salitang kama, di ba may kama sutra? Kama sutra. Ang sabi ng kama kasi is love. Desire. Ngayon, balikan natin si Aphrodite. Yes. Dalawang klase pala yung Aphrodite na yan. Meron yung Aphrodite, Urania, ibig sabihin, ano siya, yung love ng nasa spiritual love, okay? At meron din yung physical love, yan naman si Aphrodite Pandemos. Mm. Pandemos kasi is community eh. Oo, parang pandemic, di ba? Diyan din ako yung salitang pandemonium, basta nagkakagulo ang lahat. Basta lahat ng tao, yun. Itong panahon na ito, itong araw na ito, actually new moon na, di ba? Mm-hmm. Nag-new moon tayo. Maganda ito sa mga inlababo dyan. Okay, yung mga gustong magsimula ng pag-ibig. Maganda, pwede kayo mag-cast ng spell. O mag-ritual kayo ngayong araw na ito kasi Biyernes eh. Biyernes malakas yung effect. Yes, malakas ang effect ng love ngayon. Ang gagawin nyo, dalawa, pwede kayong gumamit ng kandila, pwede rin walang kandila. Okay. Kung gagamit kayo ng kandila, alam mo kung anong kulay? Yan, buti tinanong mo. Pink. Pink. Ayan. Okay. In love. Pink. Alam niyo, ang kulay talaga ng love is hindi red. Pink. Mm. Oo. Pink.
Kaya nga, pagka alam niyo tayo, pag nakakita tayo ng tao na in love, di ba, ano eh, nagiging rosy cheeks siya, nagiging pinkish, ganyan siya. Kasi yung chakra na tumitingkad sa kanya, yung kulay, is kulay pink. Ano sa Tagalog ang pink? Hindi ko alam yung pink. Mamink, mink. 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 Pink. Oo, pink. Pink ang kulay ng love. Gagamit yun ng kandila. Actually, sinabi ko rin yung detalye niya doon sa aking vlog sa Nixtradamus. Iuukit mo yung pangalan niya, tapos isindihan mo siya, tapos mag-meditate ka sa kanya, at hanggang sa matunaw yung kandila bago ibabaon mo sa lupa. Ay, hindi ko nagawa yung baon sa lupa na yan. Kailangan ibaon mo sa lupa. Alam mo ba? Hinapon ko lang. kaya pala. Kung itatapon, ibabaon mo sa lupa. Hindi mo sabi sa ibaon mo sa lupa. Ika-ground. Ito bagay, may panahon pa ngayon, di ba? Oo. Tapos, ang ruler kasi ang planet Venus kasi, yan ang nagsisimbolize sa love. O, planet Venus, nilirepresenta niya ng pag-ibig. At ang pinaka-apektado ay ang mga Taurus at saka Libra. Ah! Yung single. Correct. Kaya swak na swak. Kaya sila pala. Oo. Pasok na pasok kayo sa banga. Oo, love. Yun ang isa, kandila. Ang isa pang pwede ninyong gawin, isulat lang sa papel. Tapos? Pink na paper. Sulat niyo yung gusto niyo, wishes niyo, tungkol sa love niyo. Pero meron din yata yung iniinom ba? Na ayong gayon na. Yung pwede rin o. Tutuan natin sila. Alam mo kung effective. Alam mo kung effective. Ano? Uminom sila Rashi's tea. Ayun! Ay, napakasarap niya. Napakasarap niya. Binigyan mo yung crush mo niya. Yes, siguro. Pero may dadagdag tayo dyan. Ano? Sa Rashi's tea niya. Ano? Dapat lagyan nyo ng cinnamon bark. Yung lagyan nyo, i-dip nyo lang cinnamon bark. Okay. Tapos kung kayo ay kakain, maganda yung pagkain, may anis. Yung anis, di ba? Lalagyan nyo yan. At saka pwede rin naman, kung prutas, mahilig kayo sa prutas, apple. Yan ang for love. Pero kung medyo majubis ka, huwag ka mag-apple. Baka maging kahawig ng post mo sa page eh. Tama. So ang yun, pink pala, kulay rosas. Yes. Rosas. Ayun, kulay rosas. Pero hindi red ah, hindi red. Tapos, kung yung ako, susulat nyo sa papel, sulat nyo, pagkatapos tutupiin nyo siya ng ano, Three times. Tapos, sunugin nyo. Sunugin? Pahaba. Oo. Isusunugin nyo yun. Sunugin. Tapos, i-gather nyo yung ashes sa isang ano, sa isang plato, and then, saka nyo ilalagay sa lupa. Ah! Ay, papakain mo sa taong iniibig mo eh. Pero nga, kung kayo kakain, dapat nga may cinnamon bark. Yung mga mahilig sa kape, lagyan nyo lang. Dapat nga may kapalit na alay yun eh. Alam niyo ko anong gagawin? Anong alay? Tuturo ko ba? Magagalit sa akin ng mga weekends. Tuturo. Ilang magpa-ipit na 5K. Ay, oo. Baka ba may manong katatakayin? 5K. Oo. Bayan pala, no? Oo. Sinamon. Talaga sa iyo yun. Oo. Ay, 5K. Kasama 5K. Bark o kaya yung powder. Pero konti lang kasi mapait yung cinnamon eh. Konti lang. Parang buhay ko mapait. Paano yung mga ayaw sa cinnamon, no? Ayun nga, anis o kaya apple. Yun, apple. Yun lang nga. Apple, ko. Pero maganda yung pag kinagat mo, pagkagatin mo rin siya. Oh. Hindi pwedeng ikaw lang. Kagat ka, kain ng kain. Dapat kagat-kats. Grabis. O, yun. Maghati. Pagkagat mo lang siya. Ayun, COVID ngayon, bawal yung kagat-kagat. Hindi, pwede yun. Pag kayo na lang. Kasi ko bigla. Umuwi na lang sa loob, kagatin mo. Tapos anytime ngayong araw na ito, na pwede niyo gawin yung ritual na ito. Kagatin ako. Yung ano pahaba, yung sperma, hindi yung maliit. Hindi rin yung malalaking Pascal candle. Barkada ko dati, kwento ko lang. Kasi kailangan niya ng 5 itim na kandila. Si Gaga bumili sa maing ganyan. Pag gusto ba kinaga? Wala. Talino mo dyan. Oo, wala yun. Kailangan talaga. Basta for love, pink. Oo, na candle. Pwedeng gawin kasi ang mga ritual na yan kung meron kang bagong pinupusuan. O kung gusto mong pabalikin yung pinupusuan mo. Yeah. O kaya, kung gusto mong maging maglakas loob siya. Sinasadya ni attorney yan. Para ano, para ma-ritualan siya. Alam mo, gawin nyo na, please. Sabi niya, pink. Masyado na akong tiga. Sa mga nanonood sa FB Live. Alam ko may mga kumukontra na naman. So, wala naman. Bawal sa akin daw eh, sabi nila.
Ayun. Pero pala di gumana yung ginawa ko kasi di ba sabi, di ko masalubo. Ibaba. Alam mo kung bakit? Kasi igagrounding mo siya. Oh. Kasi itatapon mo sa universe yung prayer mo, yung meditation. Tapos after that, yung kandila, ibaba, grounding or earthing ang tawag doon. Kailangan i-absorb na lupa para maging solid. Wala pa naman kami lupa sa... Oo. Bahay namin ito. Wow, kasi mayaman to. Puro simento. Sobong na ako. Hindi, saka, kailangan talaga, maganda yung ngayong araw nito kasi Friday. Plus, new moon. New moon pa. New moon. Kasi pag new moon, new beginnings eh. Pwede pag, tago ko muna yung, tago ko muna yung ano, tapos yan yung tira. Tapos sa Monday ko na inabaon pag uwi ko. Hindi. Dapat lahat gawin mo sa araw na ito. Ay, ngayon gawin niya. Huwag niyo maliit ang, di ba may birthday candle ang payat na maliit ito? Kasi walang effect yun. Masyado. Good for ano lang yun. Good for tipid ka. Good for 1 minute lang. Correct. Kaya tipid rin siya sa'yo. Or tipid din yung result. Te-text ka lang yan. Tapos tapos na. Tapos na. Wala na. Si mama, umihit nanay ko. Bago pinupusuan, hindi pwede yung luma pinupusuan. Ma, pwede pa yung luma pinupusuan. Marty Jan. Ayun, ako, 1 minute na lang. Ay, ang bilis ng oras. Ay, ang bilis. Gusto naman kayong dalawa. Parang di naman. Hoy, nabis ko kayo, promise. Yeah. Pero ano mang nahanap talaga kayo at parang ano na rin kayo, regular na rin dito. Saka gusto mong malaman kung sino si Mateo, i-post na lang namin sa FB page. Tama. Doon na lang natin i-reveal. The big reveal. Pwede natin gawa ng part 2. Pwede. 10 years after. Sige, mag-ano na tayo. Sige, princess, paalam na tayo. Maraming salamat mga katambay. I-follow nyo ako sa aking YouTube. Subscribe kayo, Princess Cadabona. Yes, thank you so much, Atornik Nangit. And of course, Dion sa Tambayan, sa DWIC. Yes. Siyempre, yun, shoutout po kay sa mga solid Russians, Christopher Bernardino. Suportahan nyo po yung aking kanta. At siyempre, maraming salamat po sa aking sponsor na Skin Fog Aesthetic Lounge. Yes. At Russia's Tea, ha? Of course, Russia's Tea. Na maganda pang kayuma. Correct. Pwede gamitin siya. Masharap, di ba? Correct. Masharap. Parang Beyonce. Tayo. Ako po si Dion Malanay, kay Dion, maraming salamat po sa pagsama sa amin, pagkinig sa aming radio drama tuwing Friday. Babati ko lang po ang Ramos Families Daan Tubo QC. Siya tayo ulit bukas. Patiin mo rin si Christoph. Oh, Christoph, kamusta ka na? Sana masaya ka. According kay Mateo. I-end kita later. Okay, so ang susunod po na programa, In the Heart of Business, kasama si Ms. Marupa Hatisarne at si Mr. Lito Gagni. Meron tayong ulit na sasabihin. Kung ayaw mong paglamayan, magsuot ng face mask at face shield. Ayon ang Tambayan, alauna na po ng hapon. Tambayan sa DWIZ.